panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw po. Ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Kasama ko po ngayon si Kasendo, chairman ng SINAG, samahan ng industriya at agrikultura, at si Doc Sophie De Leon. Kamusta po? Yan, magkakasama na naman tayo! Oo nga! Excited na naman tayo! Alam mo, Amy, Sendong, sa nangyayaring ganyan, ako'y natutuwa, nagiging focus ako dito. Dahil from there, ikukumbinsin ko ang may bahay ko na maglagay kami kahit sa isang masitera o tatlong masitera ng talong, sitaw na. Parang masarap yung sariling ani mo, tapos yung kakainin mo, di ba? Sabi nga, yung paso, pwede ka na magtanim daw doon ng talong sa kasitaw. Ano pa yung bakuran mo, Doc Sosie? Ang itatay ko sa papakita ko sa iyo yung doon sa labas ng bahay ko. May talim na sili, may talim na talong, may talim na iba-iba. Para pagka gusto mo mag-ani ng fresh, anytime makakakuha ka. Ang gagawin ko dyan, Sendo, total kompleto ka. Ang gagawin ko naman, yung bahay kubo ko, ililipat ko sa iyo para kumpleto. Okay yun. Yung kubo na lang yung kulang. sa Manila naman, ang tanim ko doon, mushroom. No? Nakita ko yun kasi, Endo. Oo, yung banana mushroom. No? Talagang maganda rin yun sa ano. Dati na nasubukan ko rin yung rice straw. Tapos ilagay sa plastic. Pero ang problema doon is first, second, maganda, no? Yung third time na nag-ano ulit ako doon, parang contaminated . Mahirap. Hindi ko na mabuhay ulit yung mas parang similya nila. Yung pinaka siguro, Sendong, media. Actually, may nabibili na. Commercially, may nabibili sa Bulacan, Pampanga, Tarlac. Itong mismong media na ina-sterilize. Yeah. Meron na available yan. Meron din sa Munoz, no? Sa CLSU, meron din yan. May gumagawa talaga. Pero sabi ko, subukan ko mag-ano. Yung first, second, maganda. Pang third, nahirapan na mabuhay yung timilya. Amy, tanong ko lang, di ba itong ating mag-agree na tayo, anong oras na papanood ng mga, pwedeng panoodin ng mga viewers natin? Pwede yung pakipaliwanag mo? Okay po, yan, maganda yan. Kasi po, meron tayong live, Doc, at okay. 3 to 4. Pero after ng live natin, pwede na tayong mapanood kahit anong oras. Yan ang maganda sa atin. Basta puntahan nyo lang po ang The Manila Times TV, yung website po namin. At Manila Times TV sa Facebook. Meron din kaming YouTube. Diyan po, pwede nyo kami mapanood anytime. Just type mag-agree na tayo. A-G-R-I-N-A-T-A-Y-O. Mag-agree na tayo. Yan. Anong oras naman yan? Tsaka hanggang straight ba? Sabado, Linggo, meron ba tayo? O pahinga naman? Paano ba? Straight yan. Basta tapos natin yung live, accessible na yan. Buong linggo, kahit next month, pwede mong balikan yung mga episode natin ng Rabbit, ng Aquaponics, at yung mga pagbababuyan, pwede nyo pong balikan. Yan ang maganda sa episode. Yeah, pero I think itong live is Monday to Friday, no? Monday to Friday. To Friday, yeah. Yung
viewing, anytime naman pwede mong i-viewing. Yun lang yung live is Monday to Friday. Okay. Yes po. Monday to Friday, 3 to 4pm. Ang maganda po, pagsubscribe kayo sa live, may mga comments po kasi yun. Ah, okay. Pilitin natin makover lahat yan. Alam mo, ang agrikultura, napakaluwag pala niyan. Hindi lang yung animal science, agronomy na andyan din. Mm. Yung agricultural engineering, yung mga gumagawa ng midwin. Yes po. Ang dami pala niyan. Ang dami pala niyan, ano? Horticulture, under din pala ng agriculture. Yeah. Kaya nga po, itong show natin, naku, baka hindi lang season 1 to, Doc. Kulang ang isang season sa atin. Basta mag-agree na tayo. Yes, yeah. Mag-agree na tayo. Yun ang importante. Ang goal naman ng show natin. Opo, ang goal naman po kasi ng show natin is to encourage po lahat na magbalik agrikultura. Kasi nga alam naman natin na agriculture foundation po yan ng ating bansa. Diba? Diyan tayo kumuha ng pagkain. Even yung damit, hindi tayo kumukuha ng damit eh. Diba? Yeah. Nadilikot yung saan natin. Episode 1, sa rabbit natin, kasendo, ang rabbit, pwede natin kunin yung balat, pwede natin gawing damit. O, diba? Oh, maraming pwedeng gawin, no? So, hindi lang sa ano, baka mauna yung potahe rin eh, di ba? Yung pagkain. Ay, nako! Lagi tayo nagugutom dito sa show na to eh. sa lahat naman ito, ano eh, pinaka-importante yung pagkain. Di ba? Yung pagkain eh. Para sa ating bayan. Mahirap yung dependent tayo sa importation. Yun ang ano. Ay, hindi tayo babalik sa first border ngayon. Ang sinasabi natin is yung pagkain para sa bayan. At least, importante yun. Alam mo, Amy, Sendo, itong agriculture, kung mas itatama ng husto, although nandyan eh, one step forward na tayo. Pag itinama yan eh, tanong bakit hindi magiging win-win solution. Sufficient food for the family. At yung mga mismong farmer ay kumikita. At hindi lang yon, yung allied yung profession yan, halimbawa, nagbababoy. Yung darak na nanggaling sa palay, yung halimbawa molasses na nanggaling sa sugarcane, lahat yan magsasama-sama eh. Kaya malaking bagay, hindi lang isang industry yung halimbawa ay sa, let's say, sa talong, hindi lang yun. Kumukuha ng mga inputs yan, kaya malawak ang agrikultura. Yes. So, yan, no? Kung makita mo lang itong nangyari sa ASF, no? Yung nawala rito sa Luzon na nag-aalaga, talagang ano, dapa ang presyo ng palay, no? Dati kasi yung palay, kung nagiling yan as rice, yung byproduct niya, yung B1, nabebenta yun at higher price na sa 12. Ngayon, ang nangyari, sa ispesos na lang. Manong Sendo, ganon din yung tulad ng sa copra, di ba? Paggawa ng oil, yung copra meal, na iilan lang ang gumagamit yan, particularly ang baboy, nawala yan. Ganon din yung mga ibang produkto, let's say yung pulot or molasses na tawagin, medyo yung byproduct na dapat maibenta, eh hindi gaano mabebenta dahil walang kukonsumo noon. Interconnected lahat yan. Kahit yung mga crops nating iba, interconnected yan. Ganon din ang aqua, ganon din yan lahat. Yeah, yung corn, malaking mawala yan sa ano, sa pagbit na wala yung itong hog industry, no? Kasi almost 50% ng ingredient ng baboy is yung feeds ng baboy is corn, di ba? Kaya kung ito is talagang naka-apekto, no? And itong molasses, sinasabi natin, yung fish meal, di ba? Galing din yan sa atin na ginagamit din ng mga hog raiser yan. So kaya sumututal, talagang last year pa, inaano na natin dapat bantayan mabuti, no? Yung itong sakit pag pumasok dito sa atin, talagang hirap tayo. So kaya no? Kaya
kung masasabi natin eh, yung mga hog racer, nakatawa lang yan, pero sa loob nila eh, medyo masamang loob talaga. Opo. Ayan, nabalik tayo sa border. Kasendo ah! Yan ang bukso ng damdami. Tumalabas. Siguro, anyway. Amy, ngayon siguro magiging topic natin, maiba naman tayo. Maiba at naman tayo, Dr. Sophie. Oo, ako'y natutuwa. Parang na binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng magiging resource person natin ngayon. Isda ba? Anong klaseng isda, di ba? So, ilang. Kaya excited na rin ako. Doc, ayan. Sabi mo, nabigyan tayo ulit ng pagkakataon. Gusto ko talaga to sa ano natin eh. Sa show natin, itong guest natin na to. Ang dami ko po kasi natututunan. Kaya, Doc, iwas tayo sa baboy, pasok tayo sa isda. Usapang isda po kami sa pagbabalik po yan ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad po na nasabi namin kanina, pag-uusapan po natin ang isda at ngayong araw na to pag-uusapan po natin ang hito. Kasendo, may makakasama po tayo. Yeah, Amy at Doc Sosi, ang kasama natin, walang iba, si Doc Wesley Rosario, no? Hindi na kailangan itong introduce sa fishery kasi ito is talagang may ginawa siyang center dito sa Dagupan, no? And lahat ng classic isda, isang lugar siya at papakita sa mga tao kung paanong mag-alaga. So talagang kilalang kilala ito sa aqua, no? Of course, si Doc Wesley is retired na. Kaya private sector na rin siya ngayon at tulong. At makakatulong sa lahat ng gustong mag-alaga ng isda. Magandang araw po, Doc! Magandang araw. Good day, Doc. Okay. Doc, last time po na pag-usapan natin, aquaponics. Yan, ang ganda po ng feedback sa ating episode tungkol sa aquaponics. Ang dami po naming natutunan. This time po, pag-uusapan po natin, hito. Doc, yun nga, tanong ko kanina, madumi ba ang hito? At isa pa, pwede ba itong kainin? At ito pa, paano mag-alaga ng hito at paano natin ito imamarket? So, yan po yung sasagutin nyo sa episode natin na to. Pero simulan po natin. Paano po magsimula kung gusto kong mag-alaga ng hito? Okay, ang hito ay isa sa pinakamahalagang freshwater fish ng Pilipinas. Meron tatlong klase ng hito o species ng hito sa Pilipinas. Meron akong diagram dito eh. So ito yung native na hito natin, yung Clarias macrocephalus. Ito naman ay pansinin niyo yung bungo ng ulo. Yung Clarias macrocephalus parang dulo ng kutsara yung bungo. Okay? Ito naman ay yung Clarias batrachus. Ito yung takot-takot yung mga farmers kasi pag natusok, matindi yung lason. At nakita na walang kakwenta-kwentang hito ito dahil pagka lumamig na, inihaw mo at lumamig na, pwede mo ipato sa baboy. Napakakunat ng kanyang laman. So, walang kwenta. At napansin namin na nung lumitaw ito, nadi-displace yung ating native na hito. Oh. Tapos, early 1980s, nagkaroon ng interest yung mga nagpipigiri sa Bulacan na magpasok ng African catfish. Ito yung hito na
Karaniwan, nakikita natin ngayon sa mga kalsada, iihaw. Makikita nyo rin na yung bungo, patulis din. Pero yung gilid, patulis din. So yung isa, kumbaga, patulis lang yung gitna, yung atin ay pabilog. No? Parang kutsara ang description ko. Among the three, ang pinakamalaki ay yung African catfish. Kaya ito yung isinusulong natin. Sabi ko yata nung nakaraang episode na sa pagpili ng aquaculture species, tingnan natin kung anong malaking isda ba ito, malaking species, kasi kung hindi, mabagal siyang lumaki. So yung mga romanticists, yung mahilig sa native, mas masarap yung native, ganyan-ganyan. Pero ang problema, kahit napakainin mo ng napakaraming pagkain ito araw-araw, limited lang yung kanyang paglaki. Samantalang ito ay po pwedeng lumaki ng 1 metro. So between the two, mas malaki ang kita natin dito sa African catfish. Kasi nga, sulit yung pinapakain natin kasi malaki siyang species ng dito. Sa aking mga ginawa na crossbreed ko, na pag naka-hybrid ako ng African catfish saka nung ating native na catfish, na napublish naman ng SeedDeck nung araw, nung bata-bata pa ako. So, para yung mapagbigyan ko yung mga romanticist na mas masarap yung native dito. Pwede naman siyang imistiso eh. So, anyway, sa ngayon, lahat na ng dito na kinakain natin ay itong African catfish na. Meron pang panakanakang nahuhuli na native na catfish sa Palawan, sa Cotabato area, ganyan. Pero talagang napakadalang na. Isa sa siguro dapat nating malaman, itong hito, kahit na alin dito sa tatlo, ay hindi nangingitlog in captured condition. Kung nahuli mo siya, inilagay mo sa tangke o sa aquarium o sa batya, hindi siya mangingitlog. So ang ginagawang pangingitlog, pagpapaitlog dito, ay artificial. So lahat ng catfish na clarias, artificial breeding ang ginagawa. So may certain skill na dapat matutunan yung mag-hatchery. So dito sa tatlo na to, ang pwede natin piliin ay yung native, kaya lang madala nga yung mahuli, or yung African. So ang catfish, ang hito, ang siyang akma o dapat na alagaan sa urban aquaculture. Hindi po pwede yung tilapia kasi yung tilapia sensitive sa siksikan, sensitive sa water quality, hindi lalaki sa siksikang kondisyon. Among many freshwater fish, ang pinakamatibay ay dito. Kahit na nangangamoy na, mabaho na yung tubig, buhay pa yung dito. Wala siyang piscale related sa dissolved oxygen. Yung ibang isda katulad ng tilapia ay may problema sa oxygen, kaya pwedeng mag-piscale kumbaga sa karaniwang tawag natin. Pero ang hito, meron siyang special lungs. Meron siyang gills na makakahinga siya ng oxygen doon sa atmosphere. Basta makaakyat lang siya roon sa ibabaw ng tubig, hihinga siya, muling lulubog. Ganyan. So kahit na halimbawa sa tilapia ay 2 piraso 1 metro kwadrado, sa hito, pwede tayong mag-alaga ng 10 hito or higit pa per square meter. Ganun. So, alin ang alagaan natin sa limited area? Hito nga. Ayan. Tapos, ang hito ay omnivorous. Ibig sabihin, basically, lahat kakainin. May mga paniwala yung mga matatanda na ayaw nila ng hito daw. Kasama yung tatay ko na nasa bitar ng araw.
Kasi, nung araw, nakikita yung hito sa simenteryo. Mm-hmm. So, sabi nila, so, ikinukonek doon sa patay, doon sa simenteryo. Ganon? Noon pa. At walang ganon ngayon, di ba? Mm-hmm. Kasi ang simenteryo ngayon, talagang musile, ano yun? Parang musile. Maayos yung simenteryo. Wala yung ganon. Kasi, pwede siyang kumain ng kahit na ano. Pero hindi totoo na pwedeng kainin ng hito yung kalabaw. Kasi nung araw na-interview ako, panahon ni Noli Di Castro yata yun. Kumakain daw ng kalabaw. Hindi po. Ang kinakain lang hito ay mga patay na animals na nasa tubig. Mm-hmm. Kaya nakukunik siguro sa patay na tao, patay na animals. Hindi po totoo yun. Basically, everything pwedeng kainin ng hito, lumang tinapay, nagpatay ka ng manok, may bituka, nilaga mo ng konti, tinatat mo, tinapon mo doon. Kakain siya. So, hindi siya kumakain o nag-hunt ng buhay na isda. Hindi po ito. Yun. So, ngayon, ang gusto nating sabihin, malaki ang negosyo sa hito. Hindi lang sa pag-aalaga. Ganun din sa pag-breed ng hito. Ang isang hito na halimbawa, isang kilong hito na ma-breed natin, konti o higit sa 10,000 na similya yung mapoproduce natin in 30 days. In 30 days. Ganun lang kadali. Ang isang similya, ang bilihan ngayon ay piso. Pero si Kasiandong yata nakabili mas mura, 50 centimos. Pero piso na, piso ngayon, piso. So kung naka 10,000 na piraso siya na nabuhay, ibig sabihin, isang hito, meron siyang 10,000 pesos. Ganun kadali yung economics. Tapos, hindi niya kailangan ng magandang hatchery. Basta may bubong lang, may maayos na tubig, wala siyang aerator, hindi kailangan yung mga blower. So, basta yung may sapat na tubig lang na tumutulo, description ko nga, parang bata na umiihi, ganun lang kalakas yung tubig. Okay na, ganyan. Siyempre, kung maraming itlog yung na-produce mo, siyempre, maraming bata yung umiihi. Parang gano'n. Ikukunik mo rin sa dami ng itlog, yung dami ng patak. Okay. So, 30 days lang, kikita na sila. So, dalawang bagay ang ginagawa sa pagpapaitlog. At normally, yung pagpapaitlog ginagawa kapag rainy season. Yung unang patak ng ulan, nagsisignal sa kanila na ito na yung time para mangitlog. Yan. So, doon ka na makakakita ng hito na buntis. Malalaki yung tiyan. So, yun. Mag-start na ng breeding. At pagka ang problema nga, ayaw niyang mangitlog kahit na pagsamahin mo yung lalaki, babae, buntis na, talagang pumuputok na yung tiyan. Hindi talaga siya mag-breed, mag-i-spawn. So ang ginagawa natin, ang practice dito sa atin at sa ibang bansa, ay ini-injection natin ng hormone. So yung HCG, yung gonadotropin, ganyan. Merong sukat, parang 2 international units per gram. Halimbawa, yung 250 grams na breeder na babae, ang i-injection natin ay mga 500 international units. Yun yung dosage na ilalagay natin. Bakit natin nilalagyan ng gonadotropin? Parang tao, pag hindi na makaanak yung babae, di ba, ini-injectionan din para mabilis siyang manganak. Parang ganyan. Sa hito, kailangan walang dugo pag hinihimas natin yung tiyan. Pagka nagkaroon ng dugo, mamamatay yung itlog. Pag napatakan ng laway, for example, kaya bawal nagsasalita habang nagpapaitlog, pwedeng mamatay din yung itlog. Ganyan. So lahat tuyo.
pag hinimas yung tiyan. Pagka tama yung ating pagkakabigay ng ineksyon at pagpili ng babaeng breeder, banayan na himas lang dun sa tiyan, lalabas na yung itlog. Ayan. Ito yung malas. Yung mga hito, yung mga lalaking hito, kailangan isacrifice yung lalaki. Kasi nga, hindi sila hindi mape-fertilize eh. So, bibiyakin yung tiyan nung lalaki, kukuhanin yung testes dun sa loob. Ayan. At yung testes na ako yung nag-discover na yung dextrose na tubig sa lime solution, pwede na palang gamitin yun. Hindi na kailangang maghalo-halo pa ng kung ano-anong chemical. So, sinubukan ko yun para mas madaling makakuha ng mga gamit para sa breeding ng hito. So, yung 9% saline solution, pwede na. So, yung testes, huhugasan sa isang platito na may saline solution, wala ng dugo. Tapos, sa bagong saline solution, gugunting-guntingin na ganun. Mamaya, marirelease na yung sperm. Yan. Tapos, di yung itlog na hito, marami. So, nasa isang plato, for example, ibubuhos ngayon yung sperm solution. Tapos, sa haluin, pwedeng gumamit ng balahibo ng manok. Ganyan, yung matigas, para mahalo. Tapos, afterwards, ilalagay mo na ron sa incubator. Yung incubator naman, pwedeng sibento, pwedeng plywood. Nung nag-experiment ako, yung plywood na pangit, nilagyan ko lang ng tarpaulin, pwede na, para ganyan. 24 hours, papipisa na yun. May similya na sa 24 hours. So, aalagaan natin ng 30 days. So, on the fourth day, yung egg yolk, yung tiyan, malaki yung tiyan, doon siya kumukuha ng nutrients, mauubos on the fourth day. Kaya, lalagyan na natin ng pagkain. Ito yung maraming, ano ba yun? Maraming nalilito kung anong unang pagkain ang dapat ibigay. Ang pinaka-practical na pagkain ay yung egg yolk, yung nilagang itlog, yung pula. Ayun lang, lalamasin mo lang, ilalagay mo rin sa kinalalagyan ng mga similya. Ganun. Pwede rin itlog ng bibig, itlog na sa Amerika, ginamit ko itlog ng pugo. Ganyan. Basta egg yolk, sabi nga, yun yung international na pagkain ng mga hayop na medyo may problema sa nutrisyon. Itlog lang din. So, pagka medyo malaki na, hahaluan mo na ng feeds. Didikdikin mo mabuti. Tapos, ihahalo mo rin yung itlog. Yun din ang bibigay. On the 30th day, piso na yung isang similya. Ganun. At sabi ko nga, pag malaki yung babae, maraming itlog. So, maybe more than 10,000 yung mapuproduce natin. Pag maliit, kukunti yung itlog. Ganun. So, pag sobrang laki naman, maraming hormone tayong i-inject doon. Mas mahal. So, mas gusto natin yung medyo maliit. Tapos yung lalaki dapat, yung laki ng lalaki at laki ng babae dapat halos timbang. Kasi baka maliit yung lalaki, kulang yung sperm na mapuproduce mo, maraming itlog ang mabubugo. Amen. So, para sigurado ka, doblehin mo na yung lalaki. Ganun. Mas matanda yung lalaki, mas malaki yung testes na makukuha mo, mas maraming sperm. Ganyan. So, umisa, common sense lang. Yung ganun. Pagka lumapot yung tubig, damihan mo yung batang umiihi. Parang ganun. Ganun lang. So, ganun kadali yung negosyo. So, kahit na kasing laki lang ng kubo yung damara, pwede na yung hatchery. Kasi 30 days lang naman eh. So, pagka gumataya ng hatchery, for example, ng bangus, 35 million ang halaga. Pagka hito, siguro marami yung 1,000 pesos na damara. So, ganun kadali. Mas madali din yung pag-aalaga. Ang pinakamagandang alagaan sa hito
ilagay sa, limbawa, ako may peace condominium, eh yung cigarette size. Kasi yung haba na ng sigarilyo. So, parang kalahati ng ballpen. Parang ganyan. Mas mahaba, mas malaki yung simili, yung fingerlings, mas maliit yung chance na maraming mamatay o kainin nung ibang hito. Kasi ang problema sa hito, sibas, mga carnivorous species, parang law of nature na yung mahihina at mga maliliit, kinakain ng malaki. Ayan, ganyan. So siguro para pagdating ng ibang panahon, eh, mas magandang hito yung ma-produce. Parang ganyan. So law of nature yun. So ang nakita lang, kailangan lang palakihin mo muna ng kasi haba ng sigarilyo. Paano gagawin yan? So every 4 days o every 5 days, sasalain mo, susulandrahin mo. Yung malalaki, ihihiwalay mo, isasama mo rin sa malaki. Ganun lang. Para yung maliit, walang kakain. Puro ganun. Pagka marami ka ng cigarette size, yun ang ilalagay mo. Sasama-samahin mo sa isang tangke ng parang kulungan ng baboy or sa palaisdaan. Sigurado na yun, wala nang masyadong kainan doon. Tapos, siguraduhin natin na yung pagpapakain natin ay sapat para hindi sila magkainan. Okay. Ang hito ay nocturnal. Ibig sabihin, parang panik, active sila pagkagabi. So, ibig sabihin nun, mas marami ka ipakain pag malapit ng gumabi. Ganyan. Oo. Tapos, ang tawag sa hito sa ibang bansa ay walking catfish. Lumalakad. So, yung kanilang palikpik dito sa ano, yun ang ginagamit umakyat ng fish pond. Lalo na kung umaambon yung mga tipong ganitong panahon, no? Na hindi mainit. Kasi pagka mainit, hindi aalis sa tubig yan dahil matutuyo yung kanilang balat, mamamatay. So kahit wala sila sa tubig, basta basa yung kanilang balat, okay lang. Makakalakad ng malayo yan, makakagapang ng malayo. Ganun. So, kailangan yung palaisdaan natin may bakod, may fence, mga 1 foot lang. So, pwedeng lumang tarpaulin, plastic, lumang net, yan. Tutulos mo, lalagyan mo ng bakod para hindi makalabas yung alaga natin dito. So, and then, ang harvesting natin, pwedeng mag-start ng 90 days or 3 months. Pwede na. Kasi hindi naman sabay-sabay na lalaki yan. Pwede ka nang mag-selective harvesting. Kuhanin mo na yung malaki. At ang presyo ng hito, pag sobrang laki, mas mura per kilo. Medyo mas maliit, parang mas acceptable sa consumer. Kasi natatakot sila doon sa malaki. So, mas mahal yung maliit. Ganyan. So, pag nag-oversize, mas mura. Ganun. So, basically ganun. Yung marumi ba, sabi ni Amy kanina, marumi ba yung hito? Sabi ko pala, yung isda naman, yung dumi at linis, depende siyempre dun sa ipinakain. Parang computer, garbage in, garbage out. Parang ganun. So, pinakain mo ng fish na puro antibiotics. Puro antibiotics din yung makakain mo. Kaya, maganda na, katulad ni Kasiendo, marami siguro mga bituka ka doon. Pagka siya yung kakain ng kanyang alagang hito, ilagay mo muna sa ibang tangke, pakainin mo muna ng mga loaf bread. Ganyan. Para maalis yung kolesterol. Pag-shell muna. Patanggalin sebo. Yung kay Doc Sosie, iba din eh. Yung kinapakain ni Doc Sosie. Ang ginagawa ko kasi, Dr. Wesley, pagka inaani ko na, nilalagay ko sa concrete pan. Tapos, pinapakain ko ng feet for 7 days. Pagbaguhin yung pagkain.
Bread daw sabi ni Doc. Pero ako feeds ang pinapakain ko. Last 7. Yung may mga bakery, di ba, may mga ano na, yung tinatapon. Tinatapon na eh. Yun, maganda. Ah, okay yun. Yun ang halapin ko. Oh, 1 week before na iho mo. Yun nung Dok, kasi sinasabi mo, pati yung native eh, kailangan eh, artificial. Bakit dun sa mga bukid eh, minsan may nahuhuli pa rin kami rito sa mga area na may hito na native? Or Taiwan breed yun. Kasi may nahuhuli tayo na ano eh, mga hito eh. Thailand eh, naka-breed sila, di ba? Pero pagka hinuli mo na, nilagay mo na sa hatchery mo, ayaw na. Ah. Oh, maluluma ka talaga. Ayaw. Ginandahan mo na, meron nga gumaya eh, pati ulan ginaya eh, merong mga shower. Talaga ayaw mo. Sabi ko, kamahal naman tangke niya. Kasi may mga shower pa. Meron ginawa pa niya ng mga pugad, no, doon sa gilid nung parang swimming pool. Wala, naluma siya. So, talagang gagamit tayo ng hormone. Ang isang technique na pwede naming ituro ay yung use ng pituitary gland. Kasi yung lalaki, papatayin talaga eh. Kaya yung may mga hatchery ng hito, palaging nag-uulam ng hito. Kasi yung lalaki, papatayin eh. Yung lalaki. Saka yung mga, eh, ang advocacy eh, fish rights, nagagalit sa amin. Bakit? Pinahihirapan yung hito. Parang ganyan. So, Doc, may tatanong lang po ako. Doc, may tatanong lang po ako. Ako po ay nagsimilya din. Okay. Number one, dalawang parano. Pagdating, naging successful lahat yung sinabi ninyo. Pagdating ng third day, fourth day, ang dami, second day, hanggang third day. Pagdating ng fourth day, pagtingin ko sa umaga, ubus na. Ano dahil mo? Kaya wala na laman yung kanyang sap. At saka, bakit yung ginagawa ko po, nagbibigay din kami ng hormone, pero kinukuha namin yung testes sa abdomen, pero kinukuha namin yung pituitary gland niya sa brain. Apo, tama po ba yun? Yung mga lalaki, Dr. Sosi, kukunan muna ng pituitary gland para hindi ka bilin ng hormone. Ayan. Pero siyempre, mas madali yung hormone, di ba? Kasi, ano na, yung pituitary gland, ganun din ang rule of thumb. Yung i-injection mo at yung donor mo ng pituitary gland, dapat pareho ng timbang. Ah, okay. Okay, oo. Kasi kung maliit yung kinuhanan mo ng pituitary gland, eh baka dudugo yung itlog. Pagka, oo. So, the best is, sobrahan mo na lang, doblein mo na lang yung pituitary gland. Yes po. Yung pituitary gland naman, not necessarily will come from hito. Pwede manggaling sa karpa eh. Yung mga common karpa. Pwedeng, dapat may nagninegosyo nun eh, yung mga gumagawa ng fishbowl ng common karpa. Yung ulo kukunin, kuhanin na yung pituitary gland. Ganon. Ilalagay lang naman sa acetone yun. Pwede mo nang itago eh. Yes. Tama po yun. Oo. So, yun lang. Yun yung pinakamadali. Kaya ako rin gusto ko mag-retire na ako. Pagtayo ng hatchery ng hito kasi walang mabili. Piling hito. Walang mabili. Oo, mahirap. Mahirap mag-produce eh. Kasi yung isang kausap ko, bali nagpro-produce siya ng, sabi niya, sabi niya sa akin eh, sa akin ka kumuha kasi ang naano ko is 600,000. Sabi niya, nakikita mo, malinig, nakita sa akin eh. No? After 2 weeks eh, sabi sa akin, nako, wala pang G-spill na nabuhay. Mahirap pala mag-break it. Hindi basta-basta. Maswerte lang ako last time nung
pumunta ako ng Nueva Ecija, si Doc Sosi ang nagturo sa akin eh, pinuntahan ko. Pero yung susunod na produce niya, nahirapan din siya. Sinabi niya na hirap mag-produce. So talagang makikita natin, kaya yung piso, eh, kung makabili ka, bumili ka lang kaysa mag-produce ka, no? Mahirap din pala, hindi yung ganyang kabilis. Pero ang tingin ko, tama rin yung advice ni Doc Wesley, no? Mas maganda to assure yung konti mortality, yung size ng sigarilyo. Yeah, yes. Ang bilhin na natin 2 pesos. Huwag na tayo magtipid. Yun na lang bilhin natin. Baka alam mo, social ball. Oh, baka akala mo marami kang alaga, wala na pala. Kasi yun ang Sendong, Amy. Yan ang hirap ng tungkol sa aqua, no? Let's say hito, bangus, hindi mo nakikita eh. Hindi katulad ng meron kang baboy. Yung baboy, bilangin mo. Mabibilang mo yung baboy mo. Monitor mo eh. Oo, yung tanim mo ng talong, yung kung anong negosyo mo, mabibilang mo. Pero pag nasa aqua, alangan man paangatin mo sila sa bilangin mo. Di ba? Anyway, Dr. Wesley, no? Napansin ko nung kami nagbe-breeding din yan, no? Yung aking breeder man, nagpo-produce siya o bumibili siya sa labas ng DAP niya. DAP niya. Oo. Kailan ba ibibigay yung DAP niya? Kinakailan ba yun o pwedeng egg yolk na lang po? Okay. Yung, Doc Wesley! Yung may natin sagutin yan. Sagutin po natin naman yung tanong. Magbe-break ko muna tayo. Alam ko excited ka sagutin at meron ka talagang magandang sagot para sa amin. Pero puputulin ko muna. Okay. Lahat po yan sa pagbabalik po na mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad po nung nasabi namin kanina, may sasagutin na tanong, may naiwang tanong si Doc Wesley. So ngayon, yan. Ito ang tanong ni Doc Sosi. Yung damya daw po ba, kailangan po ba yan na pagkain talaga o pwede na yung egg yolk lang dun sa mga bagong fingerlings ba, Doc? Fry. Opo, Doc Wesley. Okay. Ang very critical sa catfish ay yung feeding. So, sabi ko nga, pagka napisa sila, malaki yung tiyan, no? Yoksak ang tawag doon. Yun yung magbibigay ng nutrisyon doon sa similya para mabuhay ng maybe 3 days. So, dapat 3 days, nag-i-introduce ka na ng egg yolk, yung hard-boiled egg yolk. Yeah. So, at bakit egg yolk? Kasi kung nagbigay ka ng pagkain na hindi naman kakasyar mo sa bibig nung similya, useless din. Okay. So, yung hard-boiled egg yolk, pinong-pino yon at kayang-kaya nilang ipasok sa kanilang bibig. Pag nahuli tayo, Doc Sosi, ng pagpapakain, sabi mo, namamatay sila pag fourth day. Yes, sabi yes, nahuli yung pagbibigay natin ng pagkain. So, wala fourth day, maglagay ka na ng hard-boiled egg yolk. Okay. Basta sisipagan mo lang. Siyempre, meron din matitira dun sa hatchery. Sisipagan mo lang yung pagsasipon. Okay. Alisin mo. Oo, yung natira para hindi mabulok. Para hindi ma-contaminate po. Okay. Tapos, ang pagpapakain po ng similya ay para ding pagpapakain ng baby ng tao. So, mas frequent. Diba? Okay. Mas madalas. Hindi po pwedeng 3 times a day lang. Ganon. So, kung kaya mo 6 times a day, gawin mong 6 times a day. Ganon. Mas madalas at hindi naman masyadong marami. Kasi pagka sobra naman, mabubulok yung tubig. Yes, so, yes.
ang frequency mas madalas. Ayan. Pag 30 days na at gusto mo na siyang palakihin ng cigarette size, siguro meron ka ng tangke. Yung concrete tank or bigger tank, no? Bigger pan. Ang pinakamagandang ilagay doon ay yung DAP niya. Yan. Magkukulture ka rin sa tangke. Limawa, simentado yun. Magkukulture ka ng DAP niya doon. Ang pinakamadaling pagkulture, ngayon, nabibili na yung DAP niya, nakasukot na eh. Pero ang pinakamadali ay humanap ka ng pinakaluma mong palaisdaan at kukunin mo yung putik, yung ibabaw, yung putik, yung malambot, hindi kasama yung lupa, putik lang. Ilagay mo rin sa tangke, sa concrete tank, mga more than 1 inch ang kapal. Tapos patutuyuin mo hanggang tuyong-tuyo, yung talagang bumabalubaluktot ng gano'n, magbitak-bitak na. Apo? Tapos lalagyan natin ng taing manok na tuyong-tuyo din, mga isang kutsara per square meter, konti lang. Okay, per square meter. Tapos lalagyan ng tubig, basta basa lahat yung putik. Mamaya makikita mo magiging brownies, magiging greenies. Tapos pagka greenies na, ilalalim mo na, lilitaw na yung DAP niya. Assuming na walang lumitaw, dadayain na lang natin. Bibili ka na lang ng DAP niya na nakasupot. Ilalagay mo doon. Para magkaroon ng seeds doon sa tangke. Uh-huh. Pagka marami na yung DAP niya, at isa pang pandaya sa DAP niya is bumunod ka ng mga pinagkapasan na palay. Uh-huh. O yung puno. Yun ang ilagay mo sa mga sulok ng tangke. Magandang pandaya yon para lumitaw yung DAP niya. Ah, okay. Okay. Pagka marami na yung DAP niya, tsaka mo ihuhulog yung similya. Uh-huh. Pag nagkita kayo ng similya, cigarette size na. Wow! Okay. Kasi po, Dr. Wesley, nung ginagawa ko po yan, bili po ako ng bili ng DAP niya. Nakinukuha lang sa mga kanal, sa mga bauba. Ginagamit namin yung net, yung stocking. Iniipo na pong ganon. Yeah. Medyo mahal. Besides, sabi niyo po kanina, pag cigarette size na, pwede na yung dinikdik na pits o hindi pa, DAP niya muna? Pwede na. Halimbawa, si hindi naman magtatagal yung DAP niya, mauubos din eh. Opo. I-introduce niyo na rin sa pagkain, sa feeds niya. Okay. Para yung bibili, hindi na mahihirapan, sanayin na yung fingerling sa feeds. Diba? Okay po. Yun lang. Ang galing na amis ako. yung pong nabanggit nyo kanina, kasi kami, ang ginagawa po namin, di papatayin na po yung lalaki, di ba? Para mapointestes. At kinukuha namin yung pituitary gland niya at pinatutuyo namin sa acetone. Pero, sabi nyo nga, matrabaho. May ready available po ba na yung sinasabi nyo yung human chorionic gonadotropin? At saan mo nabibili po yan? Sa Manila. Maghanap kayo sa internet. Meron. Ah, okay po. Okay po. Meron. Meron bilihan sa Manila. Okay po. Ibale, Dr. Sosi, pagka nag-start na kami ni Doc Wesley, ano, mamasyal ka sa amin. Sige. Tawagan mo ko sa ito. Tawagan mo ko. Kasi ayoko lang mag-breeding ha, dahil baka mamaya contaminated dahil doon sa ASF, di ba? Kaya ayoko basta gumamit ng tubig. Pero yeah, sabi ko nga, ingat tayo, ingat. For biosecurity ng farm, ingat. Totoo yan, totoo yan. Dati, Doc Sosi, ano rin eh, kasama ko si Doc Sumaling dito taga Arcala. Nag-produce din siya ng, yun, yung, ano nga, nagsubok din ako ng hito eh, mga way back 10 years ago. Okay. Yun, nag-ano siya ng mga ginagawa rin niya yun. Tapos, pinapalaki namin sa farm. Talagang, ano,
malaking diferensya between ang kikita ka sa hito compare sa tilapia. Yun ang nakikita ko, no. Pero ang kailangan mo talaga sa hito is tanggalin yung shooter. Kasi okay, kung hindi mo tinanggal yung shooter, talaga ubos yung alaga mo. Yun ang kailangan talaga. Pero kung i-compare mo sa mga crop doon sa rice, ganun, yung mga corn, malayo. Mas maganda pa rin yung hito. Kaya ako nasabi rin yun, kaya sumasang-ayon ako sa iyo. Nag-trial kami na 3 hectares na for rice production. Tapos meron na 2,000 square meter na hituan. Triple ang kita doon sa hituan compare doon sa 3 hectares na ginawang palay. Lalo ngayon eh, kung 12 yung palay, wala talaga. Oo nga. Hopefully, tumakas yung palay. Nag-ani si Emmy. Kita mo, hindi tumatawa. Alam niya yan ka, Sendo. Kita mo, nagtakip pa lang mukha. Naglagay pa lang face mask. Dr. Wesley, totoo po ba yung sa pilapil kapag pag sila'y baligtad, kung against the current sila, mas umaakyat sila against the current. Tama po ba yun? Oo. Karamihan ng isda, they go against the current. Okay. Ang hindi lang yung lodong, kasi katulad ngayon, bumabaha sa Cagayan, ngayon bumababa yung lodong. Wow. Nasabay dun sa baha eh. Oo. Uh-huh. So, rumaride on dun sa agos na tubig para makarating ng apari. Ang ganyan. Yun ang masarap na isda, Doc. Yun. 2,000 per kilo ba yun? napakamahal mo, no? 2,000 per kilo. So, tapos, pero pag nakapangitlog na, aakyat naman na. Ganun. Kaya lang mahuhuli ng mga pisya din. Hindi na nakaakyat. Nakapagod na. Nangitlog na, nakaakyat ulit. Dr. Wesley, yung nabanggit ninyo at nabanggit ni Sendo na yung sa Isabela, ano po yun? Ludong. Okay. Ludong. Ba'y kaya natin i-culture? Ako yung kauna-unahang nung bago ako dito sa Dagupan, yung nagandang tinarget ko eh. Apo? Yung mga hindi nagawa nung tatay ko, kaso si gusto kong daigin eh. Punta ako na kapari pagka October 15 to 30, okay. Doon ako nag-i-stay. Kasi doon bababa eh, sasabay sa pinakamalaking baha. Ganyan. Uh-huh. So, malapad yung kapari sa isang kilometro yata yun eh. So, may dalda rin akong speedboat, lahat, net. Pero hindi ako makahuli. So, ang ginawa kong technique is hanapin yung maraming award na fishermen. Eh, gusto ko yun eh. May pondo ko. Ihuli mo ko, pag buhay, bibilin ko ng 5,000. Gano'n, no? Hindi nakahuli ko, di ba? Tapos, nadala ko yan sa Dagupan. Okay. At pinakamatagal ko ay 7 years yata. Hindi rin tumagal kasi malalakas na bagyo, naputol yung kuryente, gano'n, namatay. So, okay, anyway, malaki, maganda yung chance natin na Madrid kasi ito ay lahi ng mallet. Mallet. Ano ba yung mallet? Ano po yun? Yung malalaki rin na silvery. Ganyan. Lahi yan. Yung mallet, nabibreed sa ibang bansa. Okay. So baka kung i-adapt lang natin yung technique ng mallet breeding, pwede rin nating mabreed itong ludong. Pero ang napakahirap sa ludong ay hinuli mo siya ng malaki buntis. Mahirap, ano ba yun? I-domesticate yung malaki na. Oo. So, kailangan
maliit pa lang o fingerlings pa lang, yun ang makuha mo at pagtsagaan mong alagaan. Ang problema, hindi natin alam kung ilang taon bago marating yung sexual maturity. Ah, okay. Yung bangos, yung hito, pinag-uusapan natin kanina, 7 months, pwede na i-breed. Tilapia, 4 months. Bangos, 5 years. So, lapu-lapu, 5 years. Oh. Si Bas, 4 years. Ano ni? Eh, ito, hindi pa natin alam kasi walang tao na may alaga. Wala. Dok, kahit po sa ibang bansa? Oo. Wala. Rin lang. So ngayon, wala pa. Kayo lang po una nag-try. Dok, kayo lang po una nag-try. At the same time, hindi pa natin perfected. At wala talaga nagpo-produce pa ng pala. Napakamahal po yan eh. Napakamahal. Wild lang talaga. Wild. Meron pa tayo. Dok, yung ano pala. Yung pumunta tayo kay Senator Chis Escudero last time, nung governor na siya, di ba? Yung ano ba yung isda na parang hito rin na, pero ito is nasa salt na water, pero yung itsura niya parang hito rin, di ba? Anong fish na yun? Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko rin. Nawala sa isip ko. Pero nandito sa Tagupan. Nabuhay natin. Oh, meron po. Yeah. Eel-tail catfish ang tawag eh. Ah, okay. Eel-tail catfish sa English. Yeah. Ito is catfish na rin siya. Ha? Ito is sa brackish water ba? O dagat. Ano sa dagat. Ha? Sa dagat. Sa dagat. Sa dagat. Sa dagat siya. At doon sa maputik na lugar sa dagat. Ganun. Okay. So, yung una, ang pinadala ko yung mga malalaki na. Para bing ludong, mahirap ibiyahe kung malaki na. So, ganyan. So, ang sumunod, fingerlings na. Yun yung nabuhay namin sa center. Ah, okay. Nakabuhay kami. Kaya nangumusta si Senator Chis, si Governor Chis. Kumusta na yung isda dyan? Buhay naman. Kaya lang din namin alam yung sexual maturity, iintayin natin. Parang gano'n. So marami tayong mga mahal na species, masarap na species na hindi natin pa nagagalaw. Yung isa yung tigik na akala ng mga tao sa Mindanao lang. Yung pala, meron tayo doon sa Abra River. Okay. Malalaki rin yung tiyan ito. Pag sinigang mo, talagang ayaw mo humintong kumain. Ano gano'n? Nagugutom na kami. Pero kasi yung kompleto na. Hindi siya gano'ng malaki. Yung lugong kasi malaki eh. Mga 5 kilos eh. So, but ito, mga less than 1 kilo, matured na. So, sabi ko nga, kung pipili ka ng species for aquaculture, mas maganda yung malaki para yung growth rate per day, malaki din. So, mas, kung limited yung pondo, dapat ludong lang. You know? Kasi tayo lang ang meron nun. Yung ludong ay nabubuhay sa Quirino, mga ganun. Yes, yes. Aplan po, aplan. Isang problema natin ay yung mga dam natin, walang fish ladder. Di ba sa Amerika, yung mga salmon, yung mga, ano, nakakalundag. Yes, yes. Sa atin, wala. Basta sinara lang yung bagsak na gano'n. Wala na. Kaya yung mga ulang natin, wala rin. Kasi hindi rin makaakyat. Pero ngayon, meron ng mga grupo na nag-espouse nung fish ladder. Tinutulungan ko sa Mindanao area. Dok, tanong lang ano, about marketing naman. Going back to Hito, no? Sabi nila how true yung kultura ng Pilipino. Karamihan daw ng Luzon, they eat anything, no? Ang isda kasi, dalawa, merong isdang may kaliskes, may isdang walang kaliskes. Pero majority daw ng Visayas at Mindanao na mga consumer, they would prepare yung may kaliskes. How true is that, yung kultura natin?
Hindi. Akala natin walang market yung hito sa Mindanao. Marami. Ah, marami din po. Marami. Okay, okay. So, marami silang napoproduce din doon. Ang okay. Hindi lang, ako naman, advanced thinking. Gumagawa kasi kami dito sa bahay ng battle bangus eh. Uh-huh. But hindi ko pa nabigyan si Kasendong. Pero dito namin pinoproduce. Nung inumpisahan ko ito, 2008, may mga scholars ako sa PSU eh. Dito ko kinukuha yung pambayad doon sa scholars. Ganyan. Pero ngayon, libre na halos lahat ngayon. So, ginawa lang namin business. Ayan. Okay. So, sinubukan ko rin yung hito. Paano kung nag-oversupply? Napakaganda ng laman ng hito para ilagay sa gawing sardinas. Ah. Napakaganda. Ang gagawin lang, isasabit, gigilitan yung leeg, may plaes, huhubaran mo para naghubad ng medyas, ng stocking yung babae. So, okay. lalabas lahat yung laman. Walang balat. Tapos, siyempre, diretso yung katawan. Ilalagay mo sa botelya, madaling ayusin. Sinubukan ko rin yung tilapia, walang kwenta. Napakapangit. Walang bibili. Pero yung hito po, maganda. Maganda yung hito. Tsaka iba yung laman niya eh. Mas firm. Mas buo, tama. So, yes. Halimbawa, magkaroon tayo ng oversupply, may post-harvest technology naman na po pwede natin gamitin. Tsaka isa pa, kung hindi nabili sa market, buhay pa naman. Pwede mo ibalik sa bahay, di ba? Opo. Yun ang maganda sa sa hito, no? Pagka hindi mo naubos, pwede mo ibalik. Pwede mo lamin. Yung tilapia, wala. Wala na, patay na. Nilabas mo na yan. Wala na. Wala nang, kaya kailangan talaga is ma-dispose mo kagad. Kaya, kailangan may technique ka rin ng marketing. Kung sobrang dami, yung ang mga naghahatid doon sa mga highway na nag-iihaw, isa lang ang pinanggagalingan nung dito noon. So, parang consignment. Kinabukasan, babalik yung nag-deliver, sisingilin yung naihaw mo, papalitan. Ganun. Okay. Pero, Doc, yan eh, parang na live po yan eh, di ba? Pag masyado naman, dahil kung konti na yung tubig, bago ibilin, sa mga groceries, sa mga supermarkets, makita niya nasa aquarium. Napansin ko, nagsusugat din po sila eh, di ba? Natutupad yung kanyang... Oo, kaya yun ang kinamamatay baho nila? Oo, wag magtatagal. Pagka nagtagal, kakapitan din ng bakterya yan eh. Magkakaroon ng whitish, something ganyan. So, ibig sabihin nun, matagal na yun. Yes. Napansin ko po to, tama po ba yung pinakatiyan ng hito, pag medyo yellowish, mas mataba at pag medyo kulay-puti, medyo payat po ba? Tama po ba yun? Maraming kinain baboy. I think yung yung nagiging yellow, medyo delikado na, dahil madali nang malapit na mamatay compared doon sa puti. Yung bituka. Oo. Ibig sabihin, baka infected yung na niya dahil sobrang mataba yung nakain. Kaya nagiging yun observation ko, yung mga nagiging yellowish, humihina sila, pero pagka kain mo, mataba. Tama ba yun, Dr. Wesley? Kaya yung iba, pinipili yung ihawan na mukhang walang bumibili. Ang matagal na ito. Parang na-depurate na, nalinis na yun. tama. Nalinis na yung bituka. Dok, tama yun eh, di ba? Pag-harvest, you don't sell immediately. Parang kasabihan nga yung pinabibiyay muna, pinasusuka muna. And then kung ganun man, how many days po yun? At least,
3 days kung... Three. Yung 3 days. Yung iba, without food. Walang food. Without food po siya. Yung okay. Iba ayaw sumunod kasi ano yun, gagaan daw yung isda. Oh. Ay ayaw sumunod. Pero dapat ganun. Para ma-empty yung stomach. Okay. Oh. But not necessarily po na pag hindi nyo sinunod yun, iba ho ba ang lasa? O same din ang magiging lasa niya? Kung may laman yung stomach, mahirap ding ibiyahe. Madaling mamatay. So normally, yung mga adult o yung mga malalaking isda na ibibiyahe mo, talagang huwag mong pakakainin at least one day. Since ang issue sa hito ay pinakain mo ng mga bitu-bitu ka, maybe 3 days is better para mawala yung ma-emptying mabuti yung bitu ka. Malinis. Okay. Wala naman, di naman masyadong mababawasan yung timbang nun. Diba? Laman lang ng bitu kayong mawawala. Nako, kulang yung oras natin ito. Marami pa akong tatanong eh. Bitin. Ako din po, marami pa akong itatanong, Doc Sosie. Gusto ko sana malaman, totoo ba na pagka na tibu ka, lalagnatin ka? Yun diba? Yung nagsasin ito. Opo. Sagutin ko kayong kay Amy. Ay, ano? Sige, isang pilis lang. Nung bata ako, nag-experiment ako sa hito nung college ako. Pinagko-contest ko yung hito kasi sa mga science fair. At isang karanasan ko sa native na hito ay nung lumundag, dapat hindi siya pupunta lang sa isang tangke. Sinalo ko. Natamaan ako. Maliit lang yung hito. Maliit. Ang tagal kong namamalipit dun sa tabi ng... damuhan. Masakit yung kilikili ko talaga. Kaya ayoko rin na yung gano'n, yung sinasalo. But yung African catfish, hindi. Yung Thai catfish, matibay din yung lason, malakas. Ano yun eh? Defense mechanism niya para sa mga... Defense mechanism. Ayan, nasagot na yung tanong ko. Doc, maraming salamat sa'yo. Doc, maraming salamat. Ang dami talaga natutunan. Medyo mas tape po talaga yung part ng ginagawa dun sa mga male na hito, no? Yung ginugupit-gupit. Naku po! Doon ako na paano eh. Pero nabitin tayo sa oras, ha? Bitin, oh, okay. Marami pang hindi na-discuss. Tama nga. Sabi ko nga daw, Wesley, kay Kasendo, favorite talaga kitang ma-guess dito sa amin. Ang dami ko talaga natutunan. Tapos susunod po ulit, Doc Wesley. Sana po mag-discuss kami. Salamat po. Maraming salamat po, Doc Wesley. Kasendo, Sosie, Doc Sosie. Okay po. Okay. Thank you po. Doc Sosie, Kasendo, piti ng oras. Pero alam ko, nag-enjoy din kayo sa usapan natin ngayong araw. Yes. Mga manonood natin, ako, bitin po ang oras namin. Pero, hindi po dito natatapos. Baka po sa mga susunod na episode, makasama natin ulit si Doc Wesley. Lagi niyo po kaming subaybayan. Ayan po, dito na po nagtatapos ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.